Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako sa ating pag-aaral ngayon. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay nanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang teksto po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Lucas 15:20-22. Ang sabi po ay ganito, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong ni Yakab at hinalikan. Verse 21, sinabi ng anak, ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Mga kapatid, ang ating topic na tatalakayin pag-uusapan ngayon, ang pasya mo ay magiging buhay mo. Limang bagay na mga dapat nating maunawaan sa pagpapasya. Ang una po, may pagpapasyang masama ang intention. Based po sa prodigal son, kung mababasa po natin sa verse 12 and 13, ang sabi, sinabi sa kanya ng bunso, ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. So parang nagmamadali talaga ito. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. So, in short po mga kapatid, hinati ng ama ang ari-arian. Pagdating sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Ang ginawa po, ang sabi dito, nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So, anong ibig pong sabihin ito mga kapatid? Ibig sabihin, gusto nang makuha ng anak ang mana. Nagpakalayo-layo, nagpakasarap sa buhay, tsaka nilustay yung yaman sa bisyo at sa lahat ng enjoyment dito sa mundo. Ano po ang naging resulta? Pagdating sa verse 14 and 15, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Kung saan nandiyan ang tagutom, wala na siyang pera, wala na siyang pangbili. And verse 15, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang baboyan. So, yung problema, anak mayaman, buhay mayaman, ang sinapit niya, namasukan na lang siya ng trabaho at ang kanyang trabaho ay sa baboyan. So, mga kapatid, pag masama ang intention ng pagpapasya, hindi maganda yung resulta at ito ang magiging buhay niya. Kaya, kung masama ang intensyon at nagawa na nga, ay pwedeng makulong, pwedeng kaltasan ng sahod o alisan ng trabaho, o maraming lumayong kaibigan at hindi pa pagkatiwalaan. Maaari din silang mapahamak o maaksidente. Dahil mayroon siyang masamang intensyon, naunahan pa siya, di naaksidente tuloy. So, ito ang magiging journey ng buhay niya. Kaya mga kapatid, may pagpapasyang masama ang intensyon. Pangalawa po na mga dapat nating maunawaan sa pagpapasya, may pagpapasyang pabigla-bigla. Now, based po mga kapatid sa prodigal son, maaring nabigla ang ama sa pasya ng anak na kunin na yung mana na hindi naman panahon para hatiin. Yung anak din nagmamadaling kunin yung mana na walang goal, walang plano sa kinabukasan. Meaning, pabigla-bigla nga yung kanyang pagpapasya. Alam nyo mga kapatid, may ganito rin sa buhay natin. Masyadong pabigla-bigla ang pagpapasya. Mayroong mga ngako or nangangako tayo, hindi naman tinutupad. Ang bilis nating magbitaw ng salita, kaso hindi natupad. So pabigla-bigla yon. Pag magsasuggest, hindi naman good example. Diba? Tutulong pero panay reklamo. Pabigla-bigla ang desisyon pero panay reklamo. Ibibigay tapos babawiin, bibili tapos isasauli, magtatanan, binuntis, binugbog, hiniwalayan o uwi sa magulang, iyak ng iyak. Dahil nga mga kapatid, sa pabigla-bigla ang pagpapasya. Mayroon naman na isahan ng scammer
nag-invest ka ng pera, pinagkatiwalaan mo, manluloko lang pala. So, ito po yung resulta ng buhay mo. Kaya, ang pasya mo ay magiging buhay mo. May pagpapasyang pabigla-bigla. So, pangatlo mga kapatid na dapat nating maunawaan sa pagpapasya, may pagpapasyang pinag-aralan o pinag-isipang mabuti. Base pa rin po sa prodigal son, dahil hindi pinag-isipan yung pasya, siya ay naghirap. Basahin ulit natin ang verse 14 and 16. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Kita nyo? And verse 15, namasukan siya sa isang tagaroon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang baboyan. And verse 16, sa tindi ng kanyang gutom. So, ibig sabihin, hindi nakakain to ng mabuti. Dahil ang sabi, sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. So matindi po mga kapatid, dahil po sa maling pagpapasya. Hindi pinag-isipang pagpapasya. So mga kapatid, napakahalaga pala talaga na pag-isipan ang mga pagpapasya. Dapat may plano, dapat may strategy, may paghahambing, tingnan yung advantage o di kaya'y disadvantage. Halimbawa, kung lalaban ka sa professional boxer, hindi pwedeng basta-basta ka na lang po sasabak. Diba? Kailangan pag-isipan mo, kailangan planuhin mo, kailangan hindi pa dalos-dalos ang pasya, kailangan pag-aralan mo ang strategy ng kalaban at mag-aral ka rin. Diba? Kung sa giyera naman, sa war, hindi pwedeng lusob ka lang ng lusob. Hindi tatagal buhay mo dyan. Kailangan pinag-isipan, pinagplanuhan, may strategy. Mga kapatid, yes, we are not perfect. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin magawang mag-isip wisely. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magaan o mabigat, baka mas higit pa nga dyan yung pinagdadaanan ng iba. Pero pwede mo itong planuhin. Pwede mo rin itong baguhin, bawasan o palitan. Dahil ang pasya mo ay magiging buhay mo. Kaya be wise. Sa pangarap natin mga kapatid, sa trabaho natin, sa negosyo, sa pipiliing mapapangasawa, sa business partner, be wise. Dahil maaring blessing ito or maaring magpapabigat ito ng kalooban mo. Kung masyado ka ng mabigat, para hindi ka malunod, magbawas ka mga kapatid ng karga para gumaan ka. Huwag mong lunurin ang buhay sa isang pasyang magpapahirap ng damdamin at kalooban mo. At pagkatapos ay isisisi natin sa Diyos at sa ibang tao. Ang pasya mo ay magiging buhay mo. May pagpapasyang pinag-aralan o pinag-isipang mabuti. Pang-apat po na mga dapat nating maunawaan sa pagpapasya, may pagpapasyang bunga lang ng emosyon. Base pa rin po, sa prodigal son, maaring bunga lang iyon ng kanyang emosyon. Sa maling emosyon, ang resulta ay pinahirapan din siya ng kanyang emosyon. Basahin natin sa verse 17 ng Lucas 15. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Kaya mga kapatid, mapapansin natin na talagang matindi ang paghihirap ng kanyang emosyon dahil po sa maling desisyon. Now, tandaan natin mga kapatid, hindi po lahat ng pag-ibig ay tama. Ngunit, ang pag-ibig ay pwedeng maitama. Huwag kang umibig sa pinsan o kamag-anak mo. Mali yan. Huwag kang umibig sa may asawa na, makakasira ka ng pamilya. Mali yan kapatid. Huwag kang umibig sa kapwa mo babae o kapwa mo lalaki. Ito'y emosyon at mali. Pag-ibig na mali, pero pwedeng maitama. Kaya ang iba, dahil gwapo, maganda, may pera, sagot na agad. Diba? Hindi mo na pinag-isipang mabuti. Desisyon na bunga ng emosyon. Baka ang emosyong ito, mga kapatid, ang magpapahirap ng damdamin at kalooban mo. Kaya ang pasya mo ay magiging buhay mo.
may pagpapasyang bunga lang ng emosyon. Panglima po na mga dapat nating maunawaan sa pagpapasya, may pagpapasyang makadiyos. Base pa rin po sa prodigal son, makikita po natin nang siya po ay nasa hindi magandang sitwasyon, nagpasya po siyang umuwi at humingi ng kapatawaran sa kanyang ama. Basahin po natin sa verse 18 and 20. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lang ninyo akong isa sa mga alila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong ni Yakap at hinalikan. Ito mga kapatid, matindi. Malayo pa lang siya, natanaw pa lang siya ng kanyang ama, napatawad na. So, ang ginawa niyang hakbang ay yung magpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa kanyang ama. Which is, ito po yung good. Ito po ay makadiyos na pagpapasya. Kaya po mga kapatid, marami ka bang pagkukulang sa Diyos? Bago ka mangarap, ayusin mo muna ang buhay mo sa Kanya. Baka isa kang prodigal son. Bumalik ka sa Panginoon at gawin mo ang tatlong bagay. Ano ito? Realization, decision, and action. Para sa akin mga kapatid, ang the best na pagpapasya ay ang makadiyos na pagpapasya. Dapat kinukonsider mo ang kalooban ng Diyos sa pasya natin. Kung kinakailangang humingi ng advice sa church o sa pastor, gawin mo. Make sure na ang pasya mo ay hindi kontra sa sinasabi ng Biblia. Huwag kang mamili ng oras o araw na makakasira o makakaapekto sa obligasyon mo sa Diyos o sa panahon mo para sa Diyos. Huwag kalimutang manalangin at humingi ng wisdom sa ating Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, ang makadiyos na pagpapasya ang siyang magpapagaan ng ating kalooban at mag-i-invest ng pagpapala na talagang galing sa Diyos. Sinasabi nga sa Kawikaan 3:5-8, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay aalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Verse 8, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Para po sa aking iiwan ang conclusion, mga kapatid, ang pasya natin ang siyang magiging buhay natin. Kung anumang maging pasya natin, ito rin ang ating haharaping buhay. Pag nagkamali tayo ng pasya o maling pasya ang pinili mo, may epekto ito sa ating buhay at pamumuhay. Kaya piliin ang makadiyos na pagpapasya. Dahil sa makadiyos na pagpapasya, dito ka makakatagpo ng kapahingahan, kagaanan at biyaya o pabor ng Diyos sa buhay natin. Para po sa ating review, ang pasya mo ay magiging buhay mo. May mga dapat po tayong maunawaan sa pagpapasya. Ang una po, may pagpapasyang masama ang intensyon. Pangalawa, may pagpapasyang pabigla-bigla. Pangatlo, may pagpapasyang pinag-aralan o pinag-isipang mabuti. Pangapat, may pagpapasyang bunga lang ng emosyon. At panglima, may pagpapasyang makadiyos. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walansawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.